Hindi madaling pasukin ang bahay ng mag-asawang Melvin at Miriam Odicta sa bahagi ng Barangay Tanza, Esperanza at Malipayon sa Iloilo City. Bantay sarado ito ng tanod ng barangay kung saan barangay chairman ang kapatid ni Melvin. May CCTV rin sa bawat poste at may harang papapasok sa lugar. Pero pinatanggal na ng mga pulis. May tinatago ko dyan. Ganun lang palagi yung tanong eh. Sino ba yung pinoproteksyonan niya? Mga ganun. Ang requirement niya is that everybody should have the right access. Nang hinayang naman ang mga kapitbahay sa pagkamatay ng mag-asawa na kilala sa barangay. Ang masalo bulig. Ayon kay Ontoy, matulungin ang dalawa. May mga negosyo sa Iloilo ang mag-asawa, gaya ng restaurant, van rentals at maging taxi. Apektado ang kanilang mga tauhan sa kanilang sinapit. Tama ginaw sa kaalwan, ma'am. Sama. Ayon sa taxi driver na si Arnold Vargas, mabuting tao ang mag-asawang Odicta. Sabi naman ni Alan, madali silang lapitan sa oras ng pangangailangan. Ayon sa PIDEA sa Western Visayas, kabilang sa high-value target ang dalawa. It will affect the drug trade here in Iloilo. Sabi ni Attorney David Garcia ng PIDEA 6, posibleng humina ang illegal drug trade sa Iloilo. Maaari ring may ibang papalit sa kanila. Noong 2015, isa si Melvin Odicta sa nakunan ng video na nagtangkang pumasok sa isang radio station na bumabanat sa kanila tungkol sa illegal na droga. Kinala ng pulisya sa Western Visayas, nag-aaway-away na ang mga drug lord. Siguro may mga dokumento naging sabit sa dito, wala pa na natin mabalan kung ano nang dokumento. Posibleng nagpapatayan ng grupo para hindi kumalat ang impormasyon tungkol sa illegal na droga. Bago namatay, pumunta pa ang mag-asawa kay DILG Secretary Sueno noong Huwebes. Sabi nila, may mga naiinggit kaya inuugnay sila sa illegal na droga. According to them, ang mga tao nagsisilos lang sa kanila dahil maganda daw ang kanilang negosyo. Sa taxi, they have 50 units of taxi. They have 75 units of van. At saka may restaurant sila. Pawn shop. May gasoline station. So yun ang sinasabi. So sabi nila, ang people are just jealous of us. Ayon kay Presidente Duterte, minalas lang si Odicta. Yan ang pinili niya eh. He was corrupting everybody, lahat, pati yung mga governors. May isang governor dito sa Visayas na he's already dysfunctional. Inabot talaga siya ng malas. Sinong gustong sumunod dito kay Odicta? Dagdag pa ng Pangulo, matagal nang tinutugis si Odicta. Bea Zaragoza, ABS-CBN News.